Happy Thursday! Yay! Thursday na! Second to the last work day, work week. Second is the last day ng work week. And I'm preparing breakfast. Egg. Tapos ginratan ko ng cheese sa ibabaw. Oyster prop. Mag-init ako ng tinapay. This one. Itong plain. Ano tawag ito? Baby bun. Parang this is the closest to pandesal that I can have. And in super syrup. So, nag-init na ako. And then, baby's, ano, roasted cauliflower ang kanyang food today. Nakakita ko ng recipe. Have ko, wow, masarap naman ng mga yun. Parang feeling ko, kulang ako sa cauliflower. Dapat, ano, dinamihan ko para I can also make for myself or for us ni daddy. Dahil ang ulam today ay, ang tawag doon? Beef with mushroom and cauliflower na merong oyster sauce, something like that. Yung cauliflower ko malambot na, tapos isi-stir fry, tapos ilalagay yung, basta nakamarinate niyo yung ano kaya yung beef ko. Tapos, ayun, kaya ako naisip, since cauliflower yung gulay nun, kayo na rin yung kay Zach, tapos nag-ano ko sa Pinterest ng recipe ng roasted cauliflower. Matagal na ako may nakikita ng ganun, pero dinedema ko lang. So, sabi ko, since cauliflower ang gulay, why not try it? Tapos, dun sa mga pictures, parang, sarap-sarap. So, ito, it's been roasting, tapos, ngayon, in-sprinkle ko ng breadcrumbs, tapos mamaya, parmesan cheese. Yummers. So, I'm excited to try that. Medyo dinamihan ko nga yung gawa eh, para makatikman ko din. Anyway, so, ayun, good morning! Happy Thursday! Hopefully, wag mag-aya si Sam lumabas dahil I don't have the energy. I don't have the energy yet to go out. So, sakit sa braso. Okay, bye! Ayun na siya, guys. In fairness, yummers. Feeling ko napadami yung kalamansi ko kasi medyo maasim-asim, pero carry. May kalamansi kasi yung parang marinate niya. Marinate. So, yan. Excited na ako pakain kay Sa. Good morning, guys! You going fishing? Huh? Hi, guys! Wait lang. Picture ako nga. Anywho, we're done with our breakfast. Naku, si Seb, pahirapan. Ngayon, recently, pahirapan siya sa pakainin ng breakfast, ha? Juicy. Kanin lang talaga yung bet niya. Ewan ko. I'll try again in a few. Dati kasi, na-favorite niya yung soft-boiled egg. Tapos, biglang dumating na tayo na ayaw niya na. Tapos, dati, nagustuhan niya yung peanut butter and tinapay. Kahapon, yun na pinipare ko sa kanya. Ay, naman niya. Kanina, kumain siya nung egg and tinapay. Konting bites na, tapos ayaw na. Ay, nako. Anyways. Hi, kuya. Good morning! Yeah, alas just na. Actually, 10:15 na pala. Ngayon pala naliligo si daddy. Ayun. Ano ba gagawin ko? Ayun, hindi pa pala ako nagluluto. Kasi yung beef, kailangan i-marinate. So, sabi doon 30 minutes, pero mag-iisang oras na nga nakamarinate kasi kumain muna nga kami ng breakfast. So, pagkabalik ni daddy from, mabilis na naman kasi, pagbalik ni daddy from pagligo, magluluto na ako. Ano, yung beef, minarinate sa toyo, cornstarch, salt, pepper, sugar, and oil, vegetable oil. So, yun lang yung marinate niya. Tapos, yung cauliflower, pinakuluan na, pinalambot na konti. Sabi dun sa recipe, for 1 to 2 minutes. Pero more than 2 minutes ko ginawa. Kasi nga, iluluto mo pa naman siya ulit. And then, ayun, stir fry mo nila yung beef. Tapos, tsaka, stir fry mo na yung beef. Tapos, tsaka lalagay yung sibuyas, bawang. Tapos, yung sauce.
Yung sauce is cornstarch oyster sauce. Cornstarch water oyster sauce. Water or broth. Pero wala akong broth. So, cornstarch water and oyster sauce. Tapos na ako malagay yung cauliflower. And then, it's all done. First time ko lang yun itatry gawin. Kahapon, kagabi ko lang nakita yung recipe nung nasa ano ko. Nasa grocery. Tapos sabi ko, madali lang. Tapos cauliflower and beef lang yung main ingredient. Tapos the rest meron ako dito sa bahay. So, why not? Ayan, so yeah. I'll show you later. Almost done na guys. Meron nga yung pala siyang mushroom. So, yan. Kaya niyo, man. Para mas, hindi lang bagay yung cauliflower. Para mas gusto ko yung broccoli dahil sa color. Pero, hi guys! 12:10 na. Hi. Si Zeb kumain na ng 11, mga 11:10 or mga something 11. Nag-sign, nagsabi siya na eat, eat. Hindi siya humingi ng ano, ng sorpresa. Nag-sign siya ng eat. Sabi ko, you want to eat rice? Yes! Nag-yes naman siya. So, pinaka-eko na. Ang aga pa noon, 11 o'clock pa lang. Tapos halos kakamrienta, kaka-almusal ko lang. So, siya lang yung pinakain ko. Tapos, eto, nag-power nap na naman. Oh, what it is? Pero bakit sa umaga, talagang power nap lang to. Mga, ngayon, he had a good, siguro 20, 25 minute nap. No matter how quiet we are, kung sobrang ang ano na nang galaw ang si Zeb nga pinababa ko na dito sa kama sa baba tas ako yung nandito kahit gaano kadahan-dahan na yung galaw kahit gaano katahime wala talagang automatic nagigising siya so okay lang power nap lang para later long nap so yun hindi ko alam kung naaar sa kakain. Maya-maya siguro. Sumubo din ako kasi yung beef na nilagay ko, hindi makakaya ni Zeb. Sinubo niya, tapos nguya-nguya, tapos maya-maya niluwa niya. So, hindi ganun kalambot siguro yung palambot ko dun sa beef. Kaya ang pinakain ko sa kanya, yung gulay. Yes! So, yun. Ay, naka. Sleepy na ako ah. Si Daddy, ang aga natulog kagabi. Alas, geez. Basta nung pinapatulog, nauna ko napatulog si Zach. Tapos nung si Zeb, tinabihan ko, pinatulog ko. So, siya din natulog. Tapos nagdire-diretso na, hindi na siya nagdota. Usually, gigising yun ng mga ano ulit. Alas 12, ganun. Tapos magdodota pa. Pero kagabi, hindi, pagod na pagod. Diniretso niya. Ako, the huge mga magtutu or 2 o'clock nata ako natulog kagabi kasi nga, di ba? I am on my marathon ng LIM. You know that means. Anyway. So, yun. Rest muna. Oh my gosh! Hi, guys! It's 3:20 na and ano, 3:20 na. Nagkamali tuloy ko. It's 1:20. I just checked my, ano, naka-receive ako ng message sa Facebook page ko. If you haven't liked it, I'm gonna put the link below. Oh, it's actually on the description box. Anyway, si Sis Micaela Castro. Hi, sis! Thank you for the message. Ang haba ng message niya, kaya siguro minessage niya ako imbis na nag-comment about the question on the playgroup thingy. But she's in Australia, kaya ako sinabi tuloy 3:20 kasi dun sa message. Makikita mo kasi kung anong local time. So, sa kanila, she's in Melbourne, Australia. So, sabi ko nga sa kanya, everything that she said to me was on point. Kung ano yung sinabi niya, yun din yung nasa utak ko. So, yeah, I really need to convince. Hindi pa namin ulit na pag-usapan kahapon kasi pag dumadating si Vince, kakain siya, mag-grocery ako, pagbalik ko, so, patulog na, wala na. Hindi na ako nakapag-usap talaga. Anyways, so, sabi ko nga, kaka-copy-paste ko na lang yung message niya or si screenshot ko and then I'll send to daddy para mabasa niya na ngayon na.
So, yun nga. Kasi meron siyang 3 years old na nga ba? Tama ba ako? Pero, yung same age ni Zeb na nag-playgroup ganyan. And then, sa Australia din daw, strict daw din doon na hindi tumatanggap sa school kapag, hindi tinatanggap sa school kapag hindi dumaan sa playgroup or sa daycare. Sa atin, siguro kasi sa atin lang hindi ganun, ano, since hindi, ano, sa culture natin yung nagdi-daycare. Anyways, Zeb, careful ha. Ayun, and then, nagpapa-shoutout siya. Yung kanyang, ang cute ng, sinend niya ako ng picture ng anak niya. Look at that. O, diba? Sabi nga, pang kids of Instagram ang posing eh. O, diba? Ang cutie pie. Nag-focus ba? Ito yung pinipindot ko. Ito dapat yung pinipindot ko yung phone ko. Si Trey. Trey yung name. Trey Santos. Hi! Ang cutie. So yun, salamat siya sa effort at ang haba ng message mo. Thank you so much sa input. And to all those who are, ano, giving their 2 cents on that issue. Yes, issue talaga. At saka, meron pa ding mga nagre-request ng kanta. May bagong request ngayon na Lucky ni Jason and Kobe. Ang hirap. Ini-YouTube ko. Parang hirap. Tsaka si Vince, I don't think makonvince ko siyang kumanta. Ayaw niya kumanta. Ano lang yung taga-gitara. Eh, dun sa yung kanta na yun, do it sila eh. Ang hirap pag ako yung kakanta ng panglalaki, mababa masyado. You know naman, ang taas ng boses ko. Zeb Gavin! Anyways, so yeah, it should be nap time in a while. So, yeah. Realize ko guys, di pa pala ako makain. I totally forgot, pero oh my gosh. I cannot eat na ngayon kasi it's nap time for the 2. Pag bumangon ako, diba sabi ko nga, ang lakas ang pakiramdam ni Zach. So hindi ako pwede na, hindi na rin ako nakakabangon eh kapag napatulog ko na siya. Sa nap ha, pero sa gabi, medyo better. Pero pag sa nap time, pag ano, napatulog ko na siya, tapos bumangon ako, nagigising. So, mukhang hindi na ako makakain. Anong oras kaya? Anyway, wala akong gatas ni Zeb, and we're gonna sleep. Hi, guys. Good afternoon. It's 5:10. And gutom na ako. Bakit ba hindi ako kumain? Si Zeb, tutog pa. 2 beses na yun gumising. Pero, nakatulog ulit. Kasi, gumising na siya. Kanuha niya na yung laruan. Bumangon na siya dito. Feeling ko na nanaginip yun. Meron siyang hinahanap dito sa may tukad. Sa tukad na basta dito sa may salamin. Tapos, umigot na may kinuha siya dito. Nag-ingay pa nga eh. Buti hindi ganun. Nagising si, ano, si Zach. Tapos, pagkita ko, tulog ulit. Pa yan. Kailangan namin lumabas mamaya. Kailangan niya mapagod. At least mapagod ng konti. Excuse me. Anyway, pakainin ko na si Zach at sasabayan ko na rin ng kain. Ito naman magiging early dinner ko. Late, super late lunch and early dinner. Tapos after siya ako pakainin si Zach. Ang off na schedule. Ano ba? Ang pangit kung nagbabago ang routine. Kasi yun. Anyway, okay, kain na kami. Time! Gusto din na ni Zach ang kanyang cauliflower. Is that yummy? I think so. Ligo lang kami ni Zach, obviously. And, kaya pakain ko na si Zeb. Kumain. Sinabayan ko si Zach kumain. Habang kumakain siya, kumain din ako. Pero parang hindi ako nabusog. Kahit na nakadalawang balik ako sa kanin. Anyway, 6:30 na. And, meron akong nakita sa newsfeed ko about dun sa secret inbox sa Messenger. Nakita niyo na ba yun? Parang kanino pa siya nakitang
umaga, tapos dinedma ko lang, tapos nakita ko ulit siya ngayon, shinare ng friend ko na totoo pala, natotoo, kasi yung mga ganun, minsan hindi ako naniniwala, yung ako mag-i-click ng ano-ano eh. Totoo talaga kasi sabi niya, ano, nakita, sinabi niya, parang sinabi niya totoo. So, na-intriga ako. So, sinunod ko, Renyo, sa Messenger, ito kayo sa Messenger, Settings, People, Message Request, tapos see filtered request na sa pinakababa siya. Depende kung gano'ng karami yung mga nandun sa, basta sa message request. Oh my gosh, pag open ko, meron ako mga messages way back 2011, although yung iba mga spammer messages, pero yung iba, nahiya ako, may mga nag-message sa akin ng mga viewer, 2014 pa. Kaya pasensya na kayo kung hindi ko kayo nasagot. Parang ang tanga, parang ang pangit naman kung replyan ko pa ngayon. After 2 years talaga. May nagtanong sa akin about sa birthday ni Zeb, sino yung nag-coordinate. Hi sis, kung nanonood ko man, pasensya na. Ngayon ko lang siya nakita. Ah. May mga ganong factor pala. Tinanong niya sino birthday pa ni first birthday ni Zeb. Imagine ninyo, last year pa yon. Kung sino yung nag-coordinate. Wala akong coordinator. Yung parang venue ko, yun na mismo yung sila lahat ang nag-asikaso. Tapos, ano to? Sino pa ba? May nagtanong din sa akin about dun sa fertility churva. Dahil nga, nabasa ata sa vlog ko na kasi nag-vlog ako 3 months na si Zeb eh. So, nung before, if you're not familiar, dati kumbaga ito kasi while bago mag-conceive kay Zeb. So, nagtatanong siya kung paano, anong ginawa ko, ganyan-ganyan. Parang ako nakahubad, pero hindi ako nakahubad ah. Tapos, what else? Kung ba yung mga nabasa ko, may mga nagtanong sa akin about dun sa RMK, na yung Dio ni Mafi. Pero yung pasensya na kayo. Tapos dati, na sumali ako dun sa isang Facebook group na nagsisell ng mga pre-love makeup. Ang dami pala din nag-message sa akin doon na parang kukunin na to, bibili nila to. Hindi ko nakita kasi hindi nakita eh. Bakit ganun? Siguro kasi nakasetting ako na parang hindi ko alam kung anyone can message me. Diba may mga ganun sa setting sa Messenger na if anyone can message you or within your friends lang or yung parang friend, ganun. Friend. Parang friend of friend, ganyan. But anyway, so yun, hindi ko alam. Grabe, I was shocked. OA. From 20, may mga ano ko, messages yun, parang hanggang 2010 yata yung pinakaluma, 2009. OA, much. Try nyo. Baka may ma-discover kayo, baka mamangay mga ex nyo, yes. Nag-message pala sa inyo ng ano, you know, nakikipagbalikan, di mo masabi. Nagambala ako doon. Ma! May maintenance dito. Naglilinis ang playground. Ay, naka. Oh, you missed the spot. Oh, wipe this one. Galing naman maglinis niya. Linisin mo yung kwarto. Look at what Zeb is having. Actually, happy kami. Jesus, ang sarap naman yan. It's super easy. Yeah. Just wait for daddy here. Ah. Yummy. Beat the summer heat. Hi guys. Andito ako sa grocery. Kasi andito na si daddy. So, iniwan ko sila sa playground at ako ay mag-grocery na. Hintayin gatas. Ayan. At least mapayapa ako makakapag-grocery. Nag-suggest si Sis Maricel ang ulam. Giniling. So, yeah. May nagagawin ko bukas. Salamat sa suggestion. Hindi pa dapat ko bukas gagawin yung para. Pero pagpasok ko ng grocery, sabi ko, sige, yun na lang para mabilis. At sa bagay, may patatas pa ako sa bahay. So, yes! Hey guys! It's 8:35 and I'm done with my grocery. Ang tulog pa din si Zach. Ang saya. Hindi ako na-stress. So, I'm on my way home. I think si Dala Daddy naman. Hindi ko naman sinabing intayin pa nila ako. But,
Yeah, wait lang. May makasalubong ako nakabike. Ayan, so tulog pa rin si Zach. Pero kailangan ko na itong gisingin. Kasi in 1 hour's time, mabasa 9:30, diba, nag-start na kami magpatulog. So, kasi ba'y naririnig ko? Anyways, good night guys! Thanks for watching today and thank you sa walang sawang panonood sa akin. I hope you continue watching. Comment na kayo ng comment. I try my best every day to reply. So, ayan. Bye guys! See you tomorrow! Anong ulam bukas? That's a million dollar question every single day.